nga ba yung mga bagay na ginagawa mo na nakakadismaya sa mga kababaihan during SES? Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do consider to subscribe and hit notification bell icon sa every time I upload sa kung ino-notify ka ni YT. Ano nga ba ito? Number one, maiksing foreplay. Maraming kalalakihan na talagang nagmamadali. Akala mo'y may lakad, akala mo ay sobrang excited nila na nakakalimutan nila nga bigyan ng focus yung mga kagustuhan ng mga babae na hindi nila alam na kailangan mag-take time kapag iniromansa mo ang isang babae. Kailangan mo nga pagtunan ng pansin, focus, at bigyan ng oras yung pag-foreplay mo sa isang babae. Take time. Huwag yung 3 minutes lang, huwag yung 5 minutes lang. Gawin mo 20 minutes. Okay, kung kaya mo rin naman maging 30 minutes, so why not? Mas masarap yung maramdaman ng isang babae kung nagtitake time sa pag-foreplay sa kanya ang isang lalaki. Yung dinadama lahat, lahat ng parte, lahat ng piliti ay pinagbibigyan ng pansin. Okay, number 2, mabilis labasan. Ayan, yan talaga yung pinaka nakakairita kapag ka yung bang nag-uumpisa ka palang labasan pero yung partner mo, yung lalaking partner mo is tapos na. Akala mo okay lang na natapos ka na pero sa kanya hindi kasi sobrang bitin yung kanyang nararamdaman. Sobrang kulang na kulang. Yung bang yung ang selfish mo, yung sarili mo lang yung inisip mo na malabasan, tapos yung partner mo na babae is hindi nilabasan. So, nakakawalang gana. Next natin is yung tahimik sa kama habang may ginagawa kayo. Alam nyo guys, kung gusto ninyo, ang mga babae is maingay, may ungol, para malaman ninyo na nasasarapan siya. Ganun din po ang mga babae. Kung halimbawang kayo ay tahimik lang, basta bayo lang ng bayo, so parang nakakadismaya. Hindi namin alam kung nagsasarapan kayo sa amin. Hindi namin alam kung may mali kaming ginagawa. So, penangan, meron din kayong ingay, meron din kayong umol, meron din kayong pa-sexy na umol. Na mga babae, masarap sa pandinig kung umuungol kami. So, dapat kayo is may sounds din. Hindi yung basta ka na lang tahimik, bayo ka lang ng bayo hanggang sa matapos ka. Next natin is yung ikaw lang yung boss. Yung gusto mo lang na posisyon ang gusto mong gagawin ninyong dalawa ng iyong partner. So, hindi mo iniisip na may gusto rin posisyon itong partner mo para mas masarap din para sa kanya bago ka matapos. Itong last nasasabihin ko guys is for mag-partner lamang na nagmamahalan. Kung ikaw ay hindi man lang nagsasabi ng I love you, yung hindi ka man lang romantic, yung bang may ginagawa na kayo, so hindi mo man lang may paramdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal, kung gaano siya ka-sexy that day, kung gaano siya kasarap that day. So, kung ikaw ay ganitong lalaki, so tawag lang ng laman lagi ang iyong nasa isip. Nakakalimutan mo yung mga importanteng mga bagay para sa mga kababaihan. Tulad ng pagpapadama, kung gaano mo siya kamahal. Okay? So, mahalaga ang pagsasabi ng I love you. At hindi lamang yung sinasabi, yun ay ipinararamdam. So, bawat katagang sinasabi mo na I love you, mararamdaman yun ng babae kung yun ay totoo at kung yun ay dala lamang ng init ng inyong mga katawan. Ayan. At yun lamang po ang aking vlog for today. Sana iminakman kayong tip dito sa aking vlog. Salamat po at ako po ay magpapaalam na. Hi guys, now signing off.